Hello guys! Hello mga ka-RC! Magre-review tayo ngayon ng Wheel Toys 12-40-19. Let's go! Buksan muna natin. Ayan. Muna dito. Ito yung ano, what's inside the box. Ito. Ang kanyang mahiwagang manual, tapos kanyang charger, tapos yung tools niya pagtanggal ng gulong, tapos box lagay ng transmitter or remote. Ito okay, ko muna dito, tapos ang mahiwagang RC, babalik yung box. Purahin muna natin itong remote niya. To sa remote niya, sa mga may Wheel Toys na meron na siyang Wheel Toys RC, so typical na remote niya ganito. Mapapansin nyo. Mga pang right-handed lang. Oo. Pang right-handed lang eh. Meron kasi yung gawa ng Remo Hobby na nalilipat sa kaliwa. So, ito, bukasan, lagayan ng battery sa baba niya. 4 AA battery. 4 AA battery yung may ilalagay mo. Tapos switch on and off. Switch on and off niya. Tapos ito yung steering left to right. Ganda, malambot, may foam nakapaligid. Tapos ito naman yung ano, steering trim sa taas, para ma-adjust mo from left to right yung gulong ng RC mo. Then itong nasa baba, throttle trim, kung gaano kalakas. So pag ito nakatodo na to eh. Ay, nakatodo na nasa pinakababa na. May aro naman siyang maliit. Tapos ito, kung gusto mong maglaro na ano, well buggy RC naman to. Kung may gagawin kang racetrack, pwede mong lagyan ng idlace dito. O ano, parang sabitan. O kaya, ikaw ba? Na keychain or what? Magaan lang naman siya. Well, tapos na tayo sa transmitter or remote. Dito na tayo sa RC. Okay, well, dito na tayo sa RC na Wheel Toys 12-40-19. So, dalawang ano kasi siya eh. Dalawang klase yung 12 skill ng ano eh. Yung isa, Wheel Toys 12-40-19, tapos yung isa naman, ayun, Wheel Toys 12-40-18, parang ano siya eh, parang more on bashing yung itsura nung isa. So ito, unang tingin ko dito, mukhang matibay ah. Parang best RC car of Wheel Toys. So tanggalin natin, meron siyang dalawang clip. Meron siyang dalawang lock clip. Tapos yung RC shell niya, flexible. Ayan o, flexible. Tapos may nakabalot siyang clear. May nakabalot na clear na plastic to avoid scratches. Pero magmumuna siguro ng tanggalin. Kung hindi, hindi naman ata pinatanggal. Hindi, natatanggal to eh. So, sa ano na tayo sa RC, sa loob ng RC yan. Meron siyang 550 brush motor. Ito yung ESC niya. Servo. Tapos steering linkage niya, ano, metal na rin. Metal plastic. Metal sa gitna. Tapos plastic sa magkabilang dulo. Metal na rin yung dog bone niya. So, mas matibay. Mas matibay talaga. Tapos yung shock tower niya na kulay gold. Ang eleganteng tignan. Gold, gold. Makapal siya, makapal. Ayan, no? Ayan, no? Makapal siya. Front and rear niya. Tapos, oil-filled shocks. Oil-filled shocks. Yung arm niya, swing arm niya sa front and rear. Plastic. Pero, makamatibay kasi makapal rin eh. So, meron siyang pang-upgrade dito na metal.
Pero hindi advisable sa akin kasi parang mas okay na yung stock eh, unless may masira na lang dun kung magpapalit. Tapos metal chassis, parang rose gold. Tapos ang nakakainis dito, tignan, ang daming tornilyo. Ayan, kita mo ang dami. Tapos size ng battery niya, 7.4 volts, 2200 mAh. Uunahan ko na rin kayo yung mga magtatanong, sir, pwede bang magpalit? O boss, pwede magpalit ng mas mataas na mAh? Okay lang po, okay lang yun. Basta 2S or 7.4 volts, compatible yan. Kahit 3,300 mAh, 5,500, para mas matagal yung paglalaro mo. Pero ang masasabi ko lang, pag ganun naman pinalit mo, so magdi-DIY ka, paano mo siya ilalagay dito? Kasi ito na design para dito sa ganitong laki ng battery. So kung ako sa'yo, bili ka na lang ng extra battery na 2,200 mAh para mailalagay mo lang, hindi yung magko-convert ka pa, magdi-drill ka pa, magtatanggal ka pa, o kung ano-ano. Although may tornilyo siya na pwede mong ilipat. Ay, hindi. Hindi eh. Dito lang eh. So, yun. Meron siyang strap. Meron siyang strap sa battery. Tapos yung shock niya, suspension, ganda. Kasi meron pag yung binabounce, babounce mo siya na ganun, talagang ang lambot ito. Sabagay, bago pa eh. Tapos, dadagdag ko pa ng spoiler niya, ito, flexible rin sa likod. Central drive shaft niya, alloy rin yung kulay violet. Siguro para sa akin ito ang best wheel toys, RC ng wheel toys, kasi ang daming parts nito eh, sa totoo lang eh, dami. Kung anong masira, mapapalitan mo agad, meron at meron eh. Ang hirap kasi magka-RC ng ano, ng wala siyang parts. Kahit anong ganda ng RC mo, kahit anong lakas niyan, kung wala siyang parts, wala rin silbi. Kasi unang-una, paano pag nabalian ka ng arm mo? Wala kang mapapalit. Eh, alam mo naman tayo, pag maglalaro tayo, talagang laro talaga. So, ito, ang dami nitong parts from arm to lahat. Kung lahat ng kung anong masira dito, meron siya. Meron sa Shopee, sa Lazada, meron. Check nyo na lang. Tapos, babalik ko na to. Sa mga nagtatanong sa akin, worth it ba itong 12, 40, 19? Well, sulit siya. Kasi yung friend ko, ganito yung RC niya. So, nakipagsabayan siya sa amin, nalalaro namin. Maganda, mabilis, matibay. So, ang ganda nito. Tsaka mabilis pa. Nakalagay sa box niya, kung gano'n siya kabilis. Ano ba yung alam ko nakalagay dito eh. Wala, dito ata sa manual niya. Sa mga nagtatanong naman, yung size comparison niya sa 14 scale RC, halos parehas sila ng gulong, pero mas mahaba to syempre. 12 scale to, 14 scale to. Sa mga magtatanong, sir, same din ata sila ng ano, ng motor, ng size. Sa mga nagtatanong kung anong mas maganda, syempre, the bigger, the better sa RC. Mas malaki, mas maganda. Pero nasa sa'yo kung ano pa rin ang trip mo. Sa mga naiwagaan. Same wheel toys po sila, pero 14 scale lang to. 14-4001. Ito, 12 scale. 12, 40, 19. So sa mga kukuha nito, panalong panalo na to. Kuha na kayo guys. Bye.